What is up mga kuya? Nandito na naman tayo para sa panibagong video kung saan ipapakita ko sa inyo yung replay ko kung saan hindi ko matagal ko nang naka-ups yung BK ko since wala akong choice kasi nga priority ko yung upgrade sa hero. And dito papakita ko sa inyo yung replay ko sa base nito. Nasa Legend League na tayo. It is the second day of the season. August season. So, ayan. Replay po natin kung paano ko po ginawa yung attack ko dito. Ayan. So, Ay, bago ko po yung continue, shoutout ko nga pala si Boss Electro Drag. Electromagnetic pala. Si paring Drag. Black Dragon. Si paring Bulik. Si Jerome, pasok ka na sa clan namin. Hindi kami ma-arte sa mga members. And sa kay Ma'am Anding, and then continue tayo sa video. And by the way guys, bago natin continue video, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa ating video. Yung notification bell para mas aware kayo sa mga upcoming uploads. Ayan po. Mag-comment din kayo kasi babasahin ko din po iyan. So, ayan po. I've decided na i-drop yung queen ko in the 9 o'clock part of this base. Kasi kung sa dito sa 3 o'clock, medyo risky. Kasi may single inferno dito. Kasi yung plano ko is pakyatin yung queen ko sa upper part ng base ng kalaban. So, kung dito ako mag-drop, medyo delikado yung queen ko dito. Siguro magagastos, mapapa-spend tayo ng maraming rage at freeze dito. Baka maubos. So, ayan. So, decided na dito ko. Ayan. Siyempre, ang balloon para sa mga black air mines. And dito po, nunotice nyo yung queen, hindi pumasok siya sa part na ito. At dumiretso siya sa upper part ng wall. And it is a bad thing for me. Pero once you get into this kind of situation, dapat relax lang and then advanced thinking and isipin nyo lang yung possible threat sa pagpunta ng queen dito. So para sa akin, naisip ko ito yung threat kasi yung healers natin, baka abot na abot ito ng mga air defense. So ayan po, continue natin yung video. Tingnan natin kung anong ginawa. Ayan, so gumamit ako ng wall breaker para ma-force ko na pumasok yung queen dito. Pero dapat gawan natin ang funnel, dapat tumbahin natin ito or ito para hindi siya dumiretso pa sa upper part. Ayan, continue natin video, yon. Sana pumasok, ayun, gumawa ako ng whiz, so kaya nagdadala ako ng whiz. Tsaka may hug rider din pa ako dito. Ang purpose ko ng hug rider is dapat mapa-pop out ko muna yung enemy CC. Yan, ito dito nakalimutan ko, so yan dapat yung alalahanin ninyo. So drop kayo ng isang hug dito, pupunta yung hug natin dito, and then ayun, napapop out na natin yung enemy CC, tapos pupunta na siya sa queen walk natin. So dito part na part, kahit safe na safe pa yung queen walk natin, mas maganda kung mas early natin na palabas yung CC para hindi sila masyadong mag deal ng mataas sa damage mamaya sa kill squad natin. So ayan po, medyo nakakakaba kasi nga yung queen is nag-aim pa rin dito sa taas, baka dumiretso na naman, fail na naman yung wall breaker, pero tingnan natin yung nangyari. Ayun, dumiretso na naman siya mga kapatid, mga kuya. So, tingnan natin. So, fortunately, mas pinili niyang pumunta dito sa part kaysa yung pumunta dito. Kasi siguro ito yung pinaka malapit na target. Pero kung pumunta siya sa upper part, siguradong malaking failure po itong attack na to. Pero, swerte natin po dito. Ayan. So, marami ng value yung nagagawa yung queen natin mga best, mga kuya. So, continue lang yan. Relax lang tayo. Patience lang tayo. Patience. Kasi marami nang nagagawang, marami nang na kukontribute yung queen walk natin dito. Tsaka yung funnel. Ayan, so. Actually, guys, pwede pa natin gawitin yung jump spell this part here para pumasok yung queen natin dito. I-aim niya ito. At ito yung pinaka-importanting target, yung eagle. Pero since kulang ako sa troop kasi nga naka-up yung BK ko, kasi pwede kong i-drop yung BK dito this part here para gumawa ng funnel, and then yun nga, bumaba yung queen sa part nito. Pero tingnan natin yung anong ginawa ko dito. Yan yung archers,
siyempre clean up para maka-save ng time. Ayan, yung healer natin, medyo delikado. Nilagyan ko ng freeze. Naka-save tayo ng isang healer. Yun, ng healer. Pero yun nga, naka-release pa ng isang Tera. Pero nag-change target siya. So, dito na yung part na siguro. Ayun, medyo late yung pag-drop ko. Nag-drop ako dito ng hogs. Medyo hindi lang natin naabutan. Ayun nga, nag-pop yung enemy CC. So, papunta na sila sa queen. Pero, watch out din tayo guys. Baka kasi yung enemy CC is mag-aim sa healer natin. Malaking problema din po yun. Kaya, medyo think first before you drop your hug para mas ma-secure yung health ng ating healer. Kasi, malaking value nila sa attack natin. Ayan. So, yun. Ito, funnel muna. Yung ice, peka, then bowlers. Unun ako muna yung funnel, and then yung kill squad. Oh, watch out din po tayo sa ano, single inferno. Medyo delikado yung queen natin dito. Siguro, some rage at saka freeze. Ayan, ginamit ko po yung freeze. And sana, yung kill squad, dalawang peka. Ayan, so, so sacrifice natin yung card natin dito kasi wala na tayong freeze, wala na tayong magagawa dyan. Pwede natin gamitin yung warden's ability para i-save yung card natin. Pero, siguro hindi na kailangan kasi nga malapit na din yung town hall. Ito lang yung kailangan nating basagin. Since nandun na yung card natin, babasagin yan. Yan, save na lang natin yung warden's ability para gamitin natin sa Giga Tesla. Jump spell siguro dito ko ilalagay yan. Tingnan natin yung paano natin ginawa. Yan, so maganda po yung flow ng attack natin. Ayun, yung freeze ay yung jump spell dito ko po nilagay para makapasok sa my town hall. And pag na-notice na din po natin na may nag-take na ng damage yung town hall, parang feeling natin mga around 3 seconds mababasag na siya. Mas maganda mas early na gamitin yung warden's ability para ma-save natin yung mga troops na mga low HP tulad ng Giant Knight. Masisave natin yan kapag magamit natin yung sakto yung warden. Ayan. Marami tayong na-save. Maraming na-pop na mga traps. Ayan. Kailangan din po natin ng decision making paggamit ng warden's ability. Mas maganda kung magamit natin siya sa mas crowded na part ng troops natin para mas maraming mag-benefits. So, looking good. Tatlong peka po natin ay healthy, mga kuya. Nandyan po sila, oh. Lakad matatag. Yan po. So, ayan. 3 star na po. Ayan, wala po tayong king. Nasa Legend Day po tayo ngayon. Maganda yung layout ng kalaban. So, no king, no problem po tayo sa attack na ito. And huwag kalilimutan mag-subscribe, mga kuya. At mag-comment. Baka may anong gusto nyong makita next video. Pero mas priority ko ngayon yung queen walk. So, ayan po. And mag-end up yung 3-2-1-0. 3-star. Easy 3-star. Yan po yung army composition ko. So, salamat mga kuya. Sana may natutunan kayo. And please share it sa mga kaklan nyo na gustong matutong mag-queen walk. Gustong mag-improve yung attacks nila. Yan po. So, end ko na po yung video. Salamat. God bless.